do this. Hey, take a look at this. Aileen, look how pretty your mom was. Iyan ang nawawala mong anak. At ikaw naman ito. Nababasa ko sa barahan na napakarami ka ng hirap na dinaanan sa paghahanap mo sa iyong anak at laraanan mo. Malayo ang iyong anak. Napakalayo niya. Pero isang taong malapit sa iyo, anak, ang kumuha sa kanya. Kilalang kilala mo siya at hindi siya iba sa iyo. Pero may maganda akong nababasa sa baraha na malapit na kayong magkita muli. Napakalapit na. Talaga? O ano pa? Ano pa nababasa mo dyan? Gusto mo? Balasahin natin muli. Tingnan natin. Ma. Huwag na lang. Yan at yan din ang lalabas. Eh. Walang pinagkaibahan. Late na kami. Sige, salamat na lang. Thank you. Ma. As usual, depressed na naman dahil galing na naman kami sa manghuhula. Oh, ano daw sabi? Ganun pa rin. Malapit na daw niyang makita ang nawawala kong kapatid. Lagi naman ganun eh. Bata pa ako kung sino-sino ng psychic at manghuhula ang pinupuntahan namin. Sa paghahanap sa kapatid ko, kakasawa na. Ikaw naman, kung asong ang nawawala, hinahanap, yung pakayang totoong anak. Pero my God naman. Sanggol pa lang ang kapatid ko nang mawala. Masalubong man namin yun sa kalye, hindi niya na makikilala yun eh. Hindi nga namin alam kung patay yun o buhay pa. Alam mo, tiyak na may mother's instinct ang mama mo. Malay mo, yun na rin ang nagtutulak sa kanya na para huwag tumigil sa paghahanap sa kapatid mo. Siyempre naman, ano, anak niya rin yun. Ay nako, ayoko nang pag-usapan yun. Nasisira lang ang araw ko. Teka nga pala. Bakit ka nandito? Magpapasama sana ako ngayon sa mall. Sige, ka na. Sige na nga. Sandali, magpapaalam na ako naman. Ah, sige. Maghihintay na lang. Okay. Pa. You wouldn't believe this, Lisa. May kapatid pa pala ang mami. Kung hindi ko pa nakita yung last will and testament, hindi ko malalaman. Nasa Pilipinas siya ngayon. Carla ang pangalan niya. Do you think she's still alive? I have no idea. I'm sure. There's a reason kung bakit hindi sinabi sa akin ng mami yun. Hindi ba? Isn't Warren going to the Philippines? Maybe you can ask him to find her for you. Oo nga, no. Sige, let's talk to Warren about that. Gabi ko pa, inaantay ang tawag mo. I know. Pasensya ka na, hindi ako napunta sa farewell party mo. Kasi umuwi ng gabi yung nag-aalaga kay mami and I have to be with her. I understand.
Warren, can I have a favor? Since pupunta ka sa Philippines, can you look for the sister of my mom? May sister ng mommy mo? Yeah, the other day ko lang nalaman. Her name is Carla Villegas. Let's just meet later and I'll give you the address. Mamaya mo na ibigay sa akin. Magkikita pa naman tayo, di ba? Thanks in advance. Bye. Bye. Saan pa lang galing? Namasyal po kami ni Janette, ma. Wala kang panahon, samahan ako rito. Pero may panahon kang mamasyal. Hanggang ngayon, sarili mo lang lagi iniisip mo. Siguro nga po. Pero ikaw, ma. Bukod sa nawawala akong kapatid, ano pang iniisip mo? Iniisip ko kung paano ka tuturo ang mahalin ng kapatid mo. Dahil hanggang ngayon, hindi ko pa rin naiintindihan kung bakit mo siyang pinanakaw. Pwede ka naman sanang sumigaw eh. Pwede mo na sana akong gisingin. Ma, hindi ko naiintindihan yun noon. At hanggang ngayon, hindi mo pa rin naiintindihan yun. Kasal natin. E di sana, dapat we're on our way to Manila para sa honeymoon natin. Come on, Warren. Let's not talk about it now, okay? Alam mo naman, after our car accident, marami na nagbago. Ay, hindi ko nga alam kung bakit nagkaganto ang mami eh. Remember what the doctor said. Irreversible na ang brain damage ng mami mo. Ano po bang maaasahan mo sa kanya? I can't understand kung bakit ngayon pa nangyari ito sa amin. Kung kailan ikakasal na tayo. Pwede pa naman natin ituloy ang kasal. Not now. Kung kailan ganito pang kondisyon ng mami. Kailan pa? Look, we're not getting any younger. Ang tagal na nating pinaghahandaan to. Isa pang problema eh. Hindi ko alam kung matutuloy pa. This is not the right time. I guess I'll just have to enjoy my vacation in Manila without you. Yeah, before I forget, here's the picture of the sister of my mom, Carla Villegas ang pangalan niya. Ito rin yung address niya. Alam mo, Warren, nung nalaman ko may kamag-anak ko palang mami, natuwa ako. At least, this is the best time to have a relative around. Don't you worry. Meron akong mga pinsan sa Manila na matutulungan ako. Who knows, baka kapag nahanap ko ng sister ng mami mo, baka pwede nang matuloy ang kasal natin. Address. Sabi nung dating kapitbahay, dito raw eh. Tsaka tama na yung number ng bahay, di ba? Oh, 29. Pwede yan. Oo. Bakit? Anong kailangan nyo? Tatanong lang ako, miss.
Dito ba yung number 29, yung bahay ni Carla Villegas? Bakit? Sino kayo? Ako kasi yung boyfriend ng pamangkin niya sa Australia. Gusto ko lang sana siya makausap eh. Sino yan? Yes? Kayo, si Carla? Ako nga. Meron mo ba kayong kapatid na Cielo? Oo, bakit? Nasaan si Cielo? Si Aileen? Nasa Australia po sila eh. Actually, ang sabi ni Aileen, eh, hanapin ko raw kayo. Ah, ganun? Halika, pumasok kayo. Halika. Postpone ang kasal namin ni Aileen. But they're both okay. Yun nga lang, si Tita Cielo, nagkaroon ng brain damage. And Aileen is having a hard time coping up with it. Kasi masyado silang close sa isa't isa. Pero maayos naman si Aileen, di ba? Yeah, she's okay. Except for minor bruises. Pero nothing really serious. Siya nga pala. Ito nga pala yung cellphone number niya. Sabi niya sa akin, as soon as I get a hold of you, to call her ASAP. Parang ito yata po dito sa Australia. That won't be a problem. Kapag nandito ako, I'll help you out with your papers. Okay, that will be good. Thank you so much. At last, kita ko na si Aileen at si Cielo. Ma'am, hindi na po kami tatagal. We gotta go. Anyway, ma'am, kung pwede lang po tawagin ko lang po siya. Kahit na ngayon, as soon as I get a hold of you, yun ang bilin niya sa akin. Okay, yes, of course. Thank you, Odette. Thank you, Odette. Thank you very much. Thank you. Sige. Thank you. Of Cielo Marquez. No, this is a mobile phone. This is Aileen, her daughter. This is Carla Villegas. Carla Villegas? Carla, her sister? Yes. Who is this, please? Tita, I'm so glad to hear from you. Have I known na may sister palang mami? Sana matagal na kitang kinontak. Ah, Aileen! Nandiyan na pala kayo sa Australia. Na hindi ko man nalaman. Ang tagal-tagal ko nang naghahanap sa inyo at naghihintay ng balita. Mabuti na lang nahanap ako ng kaibigan niyo. Tita, I'm so glad na may kamag-anak pa pala kami ng mami. I just don't know why tinago niya sa akin yon. Tita, did Warren tell you about mami? Yes, oo. Papunta nga ako dyan sa Australia. I want to see you at ang mama mo. Talaga? Tell me when para masundo ka sa airport. Of course, tatawag ako dito. Tatawag ako dyan bago ko umalis dito. Okay. Bye. Sinabi sa kanya. Hindi ito ang tamang pagkakataon. I'll tell her when I get to Australia. Do you realize kung gaano katagal kong inintay this moment? Pero hindi matatapos ang lahat sa pagkikita ng dalawa. Anong mangyayari pagkatapos nung... Babawiin ko siya kay Tita Cielo. Ata may bisita ka na. Ha? Tsaka ka na. Nakikita ka rin na. Tsaka na. Ang buka naman dyan. Hi. Ang napalimang bisita. Ang buka ko.
siya, may pinuntahan ng sandali. Gusto ko sanang pasahinan sa kanya itong visa papers, itong application niya. Hayaan mo, ako na lang magbibigay kay Tita Carla. Sige. Analyn? Pasensya ka na nga. Mukha atang wala sa mood ang kaibigan ko. By the way, I'm Janet. Hi. Hayaan mo, ako na lang magbibigay kay Tita Carla ng mga papeles. Sige. May kailangan ko pa? You know, I really feel funny about this. Bakit ba? Parang ayaw niya akong kausapin. Ewan ko. Excuse me. Did I do anything wrong to you? Bakit ba ayaw mo akong kausapin? Pwede ba, Janet? Sabihin mo sa mamang yan na kung wala na siyang kailangan, umalis na siya. So, ganyan pala ang Filipino hospitality. Antipati ko pala to. Maganda siya. Yun nga lang, suplada. Anyway, thank you. Naisakay ko na yung mga maleta sa kotse. Si Tita Carla. Oh, sige. O, ikaw nang bahala dito sa bahay, ha? Kung may kailangan kayo, sabi mo na lang kay Warren. Ha? Ikaw nang bahala dito. Makaya ko namang mag-isa eh. Tsaka malapit lang naman bahay dito ni Janet, di ba? Magtatagal si Warren dito sa pagbakasyon niya. So pinakiusapan ko siya na titignan-tignan kayo rito. Okay? Sige. I gotta go. Malilate pa kami. Ma'am. Take care, ha? Babalik ka, ma. Of course, babalik ako. Sige. Ang mga maleta. Ando na po. Ah, okay. So okay, let's go. Okay. Bye-bye. Ikaw, Janet, ha? Pupunta ka rito paminsan-minsan, ha? Titignan mo rin siya, ha? Oh, bahala na kayo rito, ha? Okay, bye! Bye! Thank you.
nila. She'd been like that since our car accident. Kung minsan, kakanta na ako, kaya magsasalita. Even if there's nobody around, bakit hindi mo siya try kausapin? Baka makilala ka pa niya. Ang tagal ko nang hinihintay ang pagkakataong ito. Mula nang tinakasan mo ko. Wala na akong ginawa kung hindi hanapin kayo. Ngayon, nandito na ako. Para bawiin na ang ninakaw mo sa akin. Look, hindi ko alam kung ano naging problema niyo ng mami. Pero, don't worry. She left a last will and testament. Hinati niya para sa ating dalawa. Hindi naman pera lang ay nahabol ko sa kanya eh. Maybe, dapat malaman mo na rin ang totoo. Ang hinahabol ko sa kanya ay ikaw. Dalawang buwan ka pa lang noon nang tinangay ka niya at inilayo ka niya sa akin. At mula noon, wala na akong nabalitaan tungkol sa iyo. What are you talking about? Ako ang tunay mong ina. At hindi ang babae niyan. Hindi totoo yan. She can never do that to me. Pwes ginawa niya yan sa akin. How dare you say that to my mom? Anong kang klaseng kapatid? Hindi mo kilala yung babae niya. Sabi mo sa kanya, tell her who her real mother is. Tell her! Sabi mo sa kanya na ako ang ina niya. Tita Carla, you better leave, okay? You better leave. Aileen, pumunta ako rito para bawiin ka. Iuwi ka. Okay, I don't wanna talk about this. Pwede ba, Tita Carla, umalis ka na? Iwanan mo na kami ng mami. Aileen! Tita Carla, umalis ka na, okay? Maybe at least for 2 nights. Yeah, that shouldn't be a problem. I can give you the keys to room 1. Yeah. Thank you. Hi. Anong ginagawa mo rito? Siya nga pala. Pinag-grocery kita. Ito. Ha, anong tingin mo sa akin? Hindi marunong mag-grocery? I didn't say that. Nagmamagandang loob lang naman ako dahil ipinagbili ka sa akin ni Tita Carla. Ako nalang magpapasalamat para sa kanya. Upo ka. Thank you. Tumigil ka nga, Janet. Alam mo namang ayoko makipagmabutihan kahit kanino, lalong-lalo na sa mga taong may connection sa kapatid ko eh. Kapatid? Sino kapatid? Hindi mo ba alam? Kapatid niya si Aileen. Tama na yan, Janet.
Paalisin mo na yung lalaking yan. Aileen? Why did you call me here? Paano mo nalaman ang number ko? Ah, hinihingi ko kay Michelle. Aileen, sorry ha. Nabigla lang ako eh. Pwede ba mag-usap lang tayo? Kahit sandali lang. Ah, okay. Meet me at Flinders Station. Okay. I want you to know that I love my mommy. At hindi na pwedeng mabago yun. Wala naman talaga akong planong baguhin ang relasyon niyo ng mommy mo. Gusto ko lang sana, bilang tunay mong ina. Stop it. Kung ikaw nga ang tunay kong ina, bakit ka itinakas ng mommy ko? Gaya nga ng sinasabi mo. Dahil hindi magkaanak ang si Ate Shelo. Kaya nga sila naghiwalay ng asawa niya eh. Nang ipinanganak kita, parang siguro nainggit ka sa akin. Kaya nang kinuha ka niya sa akin, inilayo ka niya. At siguro yan din ang dahilan kung bakit hindi niya sinabi sa iyo ang totoo. Natatakot siya sa na malaman mo ang katotohanan. Okay, anak mo nga ako. And what now? Or you're just taking me away from my mom? Ganun lang. Gusto ko lang sanang makilala mo ako. Siguro matutumahalin. Siguro mabuti kung mag-umpisa tayo bilang kaibigan. Hindi naman siguro mahirap yan. No? Para sa'yo siguro. You know what? I'm really confused now. Hindi na ako makapag-concentrate sa trabaho ko. I'm really worried sa mami ko. Wala naman akong gustong i-demanda yun kung hindi bigyan mo lang akong pagkakataon na maging isang tunay na ina. Please? We'll see.
Lisa? Eh, ba't pa kasi supla-suplada mo sa kanya? Mukha naman siyang mabait. Mayaan mo siya. Saan mayaan mo siya, Analyn? Alam mo, auntie, di naman ata na insecurities mo sa kapatid mo, ha? Imagine, walang kinalaman si Warren. Saan yung magkakapatid? Tapos ginaganyan-ganyan mo? Anong walang kinalaman? Boyfriend yan ni Aileen. At kung hindi na disgrasya si Aileen sa Australia, sakmayan ang mapapangasawa niya. Eh, anong kaso nun? Eh, buti nga yun eh. Bago mo pa lang siya maging in-law, naging magkaibigan mo na kayo. Ay, nakapanalim. O nga, ano? Yan nga sinasabi ko sa'yo, Analyn, eh, na huwag ka maging suplada sa kanya. Kailangan ngayon pa lang, kaibiganin mo na siya at sa tingin ko naman talaga nag-care siya sa'yo kaya nga pinag-tsatsagan yung ugali mo. Tama. Total, palagi namang inaagaw ni Aileen ang lahat na nasa paligid ko. Ako naman ang mga agaw mo niyo. Sinasabi mo? Total, si Warren naman ang lumalapit sa akin, hindi ba? So, hindi niya ako pwedeng sisihin kung sa akin mabaling ang pagtingin ni Warren. Analyn? Talagang, I had a wonderful childhood. Pero isa lang naalala ko na naging malungkot ako. Nung bata pa ako and high school pa lang ako noon, nalaman ni mami na nag-boyfriend ako. Buti ka pa. Ako naman, my life was full of kalungkutan. Maybe you choose to be malungkot talaga. No. I tried. Talagang sinubukan ko, pero nahirapan din ako. Dahil every time I looked around, every time I saw anything, mukha mong naisip ko. Pero syempre, there were times na masaya rin ako. Nung naisip ko na siguro, Cello was giving you a good life. Yun, matutuwa ako. Nawawala ang kalungkutan ko. Ah, halika, I'll show you the favorite spot of mommy. Let's go. Okay. Ah! Hi! Hi! Nandito ka pala. Nandito po. Ah, kumain ka na ba? Ang mabuti pa dito na mag-lunch. Hindi kasi actually, dumalaw. House check na niyo. Alis na rin ako na. Hindi, ang mabuti pa dito ka na nga mag-lunch. Saka, pasensya na nga pala. Kasi medyo naging insecure ako. Alam mo, nainis lang naman kasi ako sa'yo dahil siguro naging instrumento ka para mapabilis ang pag-alis ni mama. So, well, okay lang yun. Actually, I'm sorry kaya dahil hindi naman kasi alam yung buong kwento. Ang akala ko, totoong anak ni Tita Shelo, si Aileen. Kaya, naguluhan din ako. Naintindihan naman kita eh. Alam ko namang napag-uusin ko yung kapatid. Oo nga pala, kamusta naman ang bakasyon mo dito sa Pilipinas? Ito, okay lang. Kaso, medyo boring. Boring? Di bale, minsan labas tayo. Talaga? Oo, oh, okay lang. Seryoso ba? Oo. Oh. Siguro tuwan-tuwa ka sa nangyayari nito. Pagkatapos mo kong lokohin, ngayon nandito na naman ako. Ako pang nag-aalaga sa'yo. Hindi lang dahil sa anak ko. Alagyan ko ng laser itong pinapakain ko sa'yo. Dahil sa anak ko. Talagang gusto ka ng sakalin. Ate!
Grabe. Tagal ko nang iniisip kung anong gagawin ko sa'yo pag nagkita ulit tayo. Kung anong sasabihin ko sa'yo. Ngayon, bali na. Bali wala na lahat yun. Talaga naman, kahit nung bata pa tayo, ikaw talagang mala sa buhay ko. Hanggang ngayon, abot kamay ko na lang ang anak ko. Hindi ko pa rin siyang mabawi sa'yo. Dahil sa nangyaring ito sa'yo. Binilito ko sa kay Analyn, yung kapatid mo. Kahit pala itinakas ako sa'yo ng mami, naranasan mo rin pala mag-alaga ng anak ng babae. Mabait siyang anak. Nung mawala ang papa niyo, at hindi niya ako binigyan ng any bad feelings or sama ng loob. Yun nga lang, lagi na lang kitang hinahanap. Laging ikaw ang nasa isip ko. That's not the way I see it. Selfishness na lang yung nararamdaman mo. Para bang batang inagawan ng laruan na gustong-gustong bawiin hanggat hindi niya nababawi. Well, you can only say that kasi hindi ikaw ang nakatayo sa pwesto ko. Mabuti naman at nagsyempohan din kita dito. Saka ba nagpupunta at hindi kita mahagilap, ha? Kung saan-saan. Masaya ka. Mukha atang maganda nangyayari sa inyo ni Warren, ha? Ay, naka, Janet. Huwag ka magtaka kung bigla ako na lang siya magiging. Nag-flirt ka sa boyfriend ng sister. Excuse me, Janet. Hindi ko kailangan mang-akit dahil siya mismo ang pumapasok sa bitag. Kung sakaling ang mahulog sa bitag mo si Warren, paano sa inyo? Ngayon niyo mararanasan ang sakit ng maagawan. Teka muna. Mukha tong hindi na tama ang nangyayari, ha? Kasi, hindi naman alam ng sister mo na may sama ka ng loob sa kanya. Huwag kang mag-moralize siya. Alam ko ang ginagawa ko. Gusto ko lang na maramdaman niya ang naranasan ko mula nung bata pa. Hi, ladies. Oh, Janet, hi. Hi, Warren. Janet, di ba sabi mo sa akin may gagawin ka pa sa bahay, no? Ano? Di ba may binibake kang cookies? Baka masunog. Anong cookies? Baka masunog. Di ba may binibake ka? Ah, ganun ba? Oo. Oh, nga pala. Oh, sige ha, maiwan ko na lang kung ha. Sige. Sige, tatawagin na lang kita. Bye, Janet. Bye. 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 Halika. Ika na. Papay, hindi ka na Tagalog. Talaga? Marunong ka na ang Tagalog? Kunti lang. Oo. Oh. Hello? Warren? Warren? What? Na naman? So,
How did you learn to speak Tagalog? Have you been to Manila? No. Aileen's been teaching me. Now we speak Tagalog over time. Okay, I have to go now, okay? Okay. Bye. Sino yun? Si Warren. Oh, nandito na siya sa Australia? Hindi, nasa Pilipinas pa siya. Magpakabulok siya doon. Parang may nagsiselos yata ang... Ay, naku, paano ba naman ano? Every time he calls me, sinasabi niya na nag-delay daw yung flight niya. Lagi na lang ganun. I've never felt this way before. Ni ka, Aileen, hindi ko ito naramdaman. Hindi ko alam kung ako frustrate lang ako kay Aileen or dahil sa ikaw lang ang lagi kong kasama. Baka naman naminis mo lang si Aileen kaya sa akin nabaling ang pagtingin mo. Hindi. Nung una palang kita nakita, na-attract na ako siya. I've never felt this way before. Kaya nga nung, kahit na nung pinagsusupladahan mo ako, I still go out of my way just to see you. Lahat na nga ng palusot ginawa ko. Pareho pala tayo eh. Kaya nga noon, nagsusuplada din ako sa iyo eh. Parang hindi ko nagugustuhan ang nararamdaman ko. Pero hindi ko maiwasang hindi ka kaibiganin. Mabait ka kasi. Pero isa lang nasisiguro ko sa nararamdaman ko para sa iyo. Busy? No. We're just preparing, Mami. Pero patapos na kami. Ikaw, kamusta ka na? I'm okay. Can we talk? Warren, ano ba nag-uusap na tayo, no? Why do you sound so serious? Bakit may problema ka ba? Okay. To be honest with you, mula nung mag-postpone yung kasal natin, tatabangan na ako sa relationship natin. I mean, look. Nandiyan ka, nandito naman ako sa Pilipinas. I'm tired of this kind of a setup. Pero... Well, nagbabakasyon ka lang dyan. Siguro naman, things will be back to normal. Kung nandito ka na, di ba? I don't think I'd like to go back there. Parang mas maganda ang buhay dito. And right now, I've got an offer galing sa isang multinational company dito sa Pilipinas. And they want me to join them. Warren, what are you trying to say? Does this mean it's over? Yun bang ibig mo sabihin? Aileen. Bakit? May babaeng involved? May iba ba, Warren? Tell me. Tell me the truth, Warren. Oo. Okay, if that's what you want, fight. Okay. Anong nangyari? Try to be my mother. Gusto ko lang makatulong, Aileen. Bakit? May babalik mo ba lahat ng nawala? Hindi ko may babalik. Dahil hindi naman talaga nawala.
kaya lang nagbago na. I don't understand. Parang kahapon lang, I've got everything I wanted. I have my love on me. Just like that. Pati pagkatao ko, nawala. Mula nang dumating ka. Siguro talagang kailangan mangyari ito sa'yo, Aileen. Para malaman mo na talagang walang permanente sa mundong ito. Ako rin noon nung mawala ka sa akin. Hindi ko maintindihan ang pakiramdam ko. Matagal ako naghinap sa'yo at nangulila. Sure. Pero nang makita kita uli ngayon, nag-iba na ang pakiramdam ko. Parang mas masarap pa na minsan naging aking ka at minahal. Kaysa ngayon na parang wala ka pa rin sa piling ko. Maybe we're asking too much of each other. Siguro dapat maging masaya na lang tayo kung anong meron tayo ngayon. And then what? Nung una, ate, halos maloka ako nang malaman kong wala na kayo ni Aileen. Lahat ng kanyang kagamitan, inalungkat ko. Hindi talaga ako makapaniwala na talagang wala na kayo. Ang tagal ko naghanap. Kaya alam mo, ate, kahit masama man sabihin ito, natuwa ako nang malaman kong nangyari sa'yo. Bigyan ako ng pagkakataon na maging malapit sa aking anak. Kahit ganyan ka, alam kong naiintindihan mo lahat ng sinasabi ko. Huwag ka mag-alala, ate. Pinatawad na kita. Wala na lahat ng galit na inipong ko lahat na itong nakaraan na taon. Oras na napag-inom ng gamot mo, ate. Carla? Pati, nakikilala mo ako? I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Ate. Ate. Hindi ko sinasadya. Ate. Sinabi ko naman sa'yo, pinatawad na kita, ate. I'm sorry. Hindi ko sinasadya. I'm sorry. I'm sorry. One. Two. Ate. Hindi ko sinasadya. Ate. Si Mama. At kasama niya si Tita Shelo tsaka si Aileen. Wari, natatakot ako eh. Bakit ka naman matatakot? Kasama niya Mama si Aileen. Baka... baka bawiin ka niya sa akin eh. Well, that's really ridiculous. Look, hindi naman akong laruan na parang pwede mong mawiin basta-basta. Hindi mo ako naiintindihan eh. Magmula nang ipanganak si Aileen, inaagaw niya na ang lahat ng mahal ko. Noon, mahal na mahal ako ni Mama at Papa, ni Tita Shelo. Pero magmula nang dumating siya, nabaling na ang atensyon ng lahat sa kanya. Namatay si Papa. Iniwan ang asawa niya si Tita Shelo. Puro malas. Puro kamalasan. Look, hindi naman kasalanan ni Aileen lahat yun. At
Tsaka besides, hindi rin mo nila gusto yun. Hindi na sinabi ni Mama. Pero ibang paniniwala ko. Alam mo, kaya nga nung nakita ko si Tita Shelo na balak na kawin si Aileen, pinabayaan ko siya. Nagkunwari ako natutulog at hindi ko ginising si Mama para mawala ng kontrabida sa buhay ko. Pero kahit nawala na si Aileen, hindi ko pa rin nagawang palitan siya sa pwesto niya. I hate her. Come here. Everything's going to be okay. You don't have to worry about it. Wala ka dapat katakutan dahil wala naman nakakatakot. Nandito ako, tutulungan kita. You'll get over it. Sa loob, sa loob. Perfect.
hindi yun ang brand ko eh. Thank you na lang. Huwag mo na ngayon. It's not yet the right time. Look, wala na kami ni Aileen. I'm sure she would understand. Warren? What do you mean by this? Siya ba ang pinalit mo sa akin? Aileen, let me explain. Ang kapal mo rin naman ano? Kapalig pa naman kita. Inaagaw mo sa akong boyfriend ko. Hindi ako mga agaw. Ikaw ang mga agaw! Traitor na talaga. Mas mature ka! Mga agaw ka! Hindi ako mga agaw ka! Mga agaw ka! Agaw ka! Masakyan ka ba, ha? Ang sakit ano? Ang sakit na mawala ng boyfriend, maagawan ng minamahal. Ngayon, patas na tayo. Anong patas na pinakas na nyo, ho? Mga agaw ka talaga! Agaw ka talaga! How dare you do this to me? Kapatid pa naman kita! How dare you? Alam mo, lahat naman inagaw mo sa akin eh. Ha? Mga bata pa lang tayo! Inagaw mo lang pagmamahal ni mama at papa sa akin. Ginawa ko lang naman sa'yo yung ginawa mo sa akin. Ngayon ko lang nagawa yun. Ngayon lang! Wala! Adeline! Anong ginagawa mo? Bakit ikaw, sister? Na wala akong pinapanigan sa inyong dalawa. Lalo na sa away niyo tungkol sa isang lalaki lang. Kung wala akong pinapanigan, bakit ako sinampan mo, ma? May pag-alaman mo nung bata ako, hindi mo nagagawa sa akin ngayon lang. Dahil nandito ang babae niyan. Analyn. So, you're jealous. At nagsiselos ka, kaya pati boyfriend ko, inagaw mo, tagal even with me. Hindi ako mga agaw na katulad mo. Sila na lang kusa mo lumapit sa akin. At sa unang pagkakataon, ngayon ko lang naranasan ang pagpukulan ng atensyon kahit hindi ako gumagawa ng paraan para mapansin ako. Tama na yan! Mama, hayaan mo siyang maintindihan ng kasalanan niya. Otherwise, babalik akong Australia. Teka, hindi ba nagkasundo na tayo na magbabakasong ka dito na matagal para gantuhin lang ng kapatid ko? Kung gusto niya bumalik, mahalinaan mo siya! Tutay naman na buhay tayo ng maraming taon na wala siya dito eh. Wala siya sa piling natin. Mas lalo hindi natin siya kailangan ngayon. Ako ang ina niyo. At ang desisyon ko ang masusunod. Alam ko. Kaya niyo akong suwayin. Pero bilang ina niyo, dapat niyo akong irespeto. Kung gusto niyo, irespeto rin kayo ng kapwa niyo. Maiiwan ka rito. Hindi ka alis. Ayusin niyo ang gulo niyo. Tama na ang gulo namin ni Ate Shelo. Huwag niyong tularan kami. Ayusin yung gulo niyo. Dahil away kapatid lang yan. Huwag kayong umating parang mga bata. Bakit ka nagkakaganyan? Hanggang sa maikwento nga sa akin, Mama. At isang silipin sa Luzon. Pagkahan nila Mama Shelo. Isang simpleng sa Luzon. Mamadala hanggang sa pagtanda. Ate, pabayaan mo ko na lang ba na magkaganyan tayo? Ayoko sana. Pero hindi ko magawang alisin ang galit na nararamdaman ko sa iyo eh. Siguro,
talagang kulang na ako sa atensyon. Siguro, selfish lang talaga ako, pero... kahit anong isip ang gawin ko eh. Kahit anong isip ang gawin ko, nandito pa rin sinabis ko sa'yo. Ate, i-text to the tango. Siguro, ang makatulong. Siguro, huwag tatulong ka na. Yung gagamit na yan, galit sa loob ng puso. Isa ako sa totoong puso. Siguro nga tama ka. Siguro masyado ko nang inalagaan ng simpleng selos kaya lumaki ng ganito. So, are you ready to start all over again? Sige, subukan natin. Mabuti pa siguro, mag-umpisa tayo magkuntuhan. Two,